best friend. Welcome ngayon dito sa Queen Elizabeth cruise ship. Actually, laki niya. Isa siya sa mga pinakasikat na cruise ship after Titanic. So, maraming history. Maraming kukuwento sa inyo mamaya. At check niya. Medyo limited lang yung pagkuha ng mga video, pero na-try ko i-deliver sa inyo lahat ng experience ko dito dyan, pati dyan sa loob. Replaced in 1986. So that's original propeller. Yes, of this ship. Yeah. So what propeller now? Well, they're in alarm. They took them off. This was okay, I understand. Yeah. So this was replaced in 86, and they took it off about 5 years ago. There were two of them. This actually weighs about 40 tons, so it's heavy, and five blades, and it could alter the pitch of the wave. So you know, quite something indeed. Two of those would power all of this. Itong propeller na nasa likuran ko ngayon is the original propeller nitong Queen Elizabeth. Tinanggal na nila yung mag-i-stay na to dito eh. So hindi na siya aandar at ginawa na lang siyang hotel sa ngayon. At medyo nakakamanga kasi laki niya actually. Laki niya no? Ganda. Pinuntahan namin kanina yung captain's deck kung saan nagmamaneho yung kapitan ng barkong ito nung ito'y bumabiyahe pa. At nandun lahat ng mga gamit mula mga radio nila dun sa yung dating GPS na ginagamit nila para mag-map kung saan yung ruta para hindi sila maligaw. Tapos ang nakakatuwa dito is yung casino. Yung casino nila dyan sa loob is still original na casino na ginamit pa noong 1970s. Na sa ngayon hindi na siyempre gumagana. Additional din sa ano, sa experience ko dito, nakakatuwa. It's a nice feeling for me na sila Elton John, The Beatles, si Queen Elizabeth mismo, pati si King Philip, lahat sila yan sumakay before at nilakaran nila yung nilakaran ko ngayong araw. Yun mga ka-best friend, actually limited lang yung pagkuha ng video sa loob just to make some incitement sa mga gustong bumisita. Pero bigyan ko lang kayo ng briefing na history nitong Queen Elizabeth. Actually bago ko siya pinuntahan at naging interesado, may nakita kasi ang video clip regarding dito sa Queen Elizabeth. Nakikita ko na siya before dahil dati malapit ako nakatira dito. So may banda dyan lang. So kitang-kita ko tong ano, tong Queen Elizabeth na to na nakadock dito na talagang malaki. And then nabalitaan ko nga na sa ngayon is isa na siyang hotel at hindi na siya umaandar at permanently nakadock na siya dito sa Dubai, which is near dito sa Al Gubaiba. History. So history, itong Queen Elizabeth is the famous cruise ship after ng Titanic. So nung lumubog yung Titanic, after that
Ito na yung Queen Elizabeth na yung pinakasikat na cruise na bumabiyahe or pupunta mula Europe papunta ng Amerika. So, nakakatawa sa our visitors dito sa cruise ship na ito is they maintain yung ano nila, yung mga original na gamit, yung mga design. Actually, pati yung amoy. Yung pumasok kami kanina dun sa loob, pati yung amoy ng ano, ng carpet, amoy ng barko, amoy ng kahoy. Nandun pa, nasa ano pa, nasa sasakyan pa talaga. At yung mga cabin na ano, na pinentahan namin. So, yun nga, medyo nakakalungkot dahil limited lang yung ano, pagkuha ng video dyan sa loob. But still, actually, na-enjoy ko talaga. Dahil itong barko na to is sinakyan ng pinaka-famous na tao sa buong mundo. Nandyan yung Queen, sumakay si King Queen Elizabeth, sumakay ang Beatles, Elton John, American President, Japanese President. Actually, lahat ng ano ng mga pinaka-importanteng tao sa buong mundo sumakay dito nung ito ay naglalayag pa noong 1967 hanggang 2008. So, yun. Initially, mas malaki siya compare sa Titanic, pero after nga lumubog ng Titanic, siya na yung pinaka-sikat na cruise ship. Na ito yung actual compass na gamit nila noon nung nagsisail pa ang Queen Elizabeth. Ito naman yung actual miniature design ng Queen Elizabeth.